anime may iba't ibang types ng character. May protagonist na magdadala sa atin sa storya. May diura, basta, na ang second most important character sa story. Meron ding antagonist na kalaban ng bida. Pero, kung matagal na kayo nanonood ng anime, meron ding mga tulad nito. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ito yung mga character na kapag dumating sa screen o marinig man lang natin yung theme music nila, alam nating may uuwi ng luhan o baka dumiretso pa sa kabilang buhay. At kadalasan, kahit hindi sila ang protagonist, sila ang paboritong characters nating lahat. Sila ang mga anime characters na nagpapakita lang para mandurog. Gildart's Clive. Masabi natin na overpowered ang guild ng Fairy Tail. Meron tong Natsu, Gray, Laxus, Mira Jane, at Erza na pagdating sa lakas ay onti lang ang may makakamatch. Pero merong isang member na halos hindi yung makikita sa guild nila, pero alam ng lahat na siya ang pinakamalakas. At yun ay si Gildarts. Pagdating sa nagpapakita lang para mandurog, ang unang lumabas sa aking isipan ay itong vagabond na to. Kadalasan na iwala ito sa kanilang guild kasi busy siya sa mga 100-year jobs. Kung hindi mo pa alam kung ano yun, merong iba't ibang klaseng jobs sa Fairy Tail. Normal para sa mga normal na mage, at S-class para sa mga top-tier mages. Tulad nila Laxus, Erza, at Mistogan nung kasama pa siya sa guild. Sa taas naman ito ay may SS-class jobs, na para lamang sa mga experienced na S-class mages. At sa taas nun, merong 10-year jobs, kung saan walang kahit sinong mage ang nakakompleto sa loob ng 10 taon. Pero, meron pang masataas dun, ang 100-year jobs. Ito yung mga mission na makakasira ng mga sibilisasyon sa sobrang hirap. Dito, walang kahit sinong mage ang nakakompleto kahit sa loob ng 100 taon. Para lamang to sa mga pinakamalakas sa mga pinakamalakas. At ito ang mga mission na na-assign kay Gildart's Clive. Si Gildart sa isang middle-aged na lalaki na mapansin natin sa kanyang bigote na hindi pa naahit. Meron siyang long hair na minsan ay naka-slick back, minsan din ay nakalugay. Simple lang ang kanyang damit, isang itim na cloak, at sa ilalim ay ang kanyang armor at prosthetic limbs. Pag wala ito, nakikita mo ang kanyang mga scars na simbolo ng kanyang pagiging isang veteranong S-class. Kadalasan mo din siyang makikita naka-bandage galing sa iba't ibang laban, at ang kanyang Fairy Tail stamp ay matatagpuan sa kanyang chest. Ang signature magic ni Gildarts ay Crush. Isa itong caster magic kung saan dinudurog nito lahat ng makakasulubong nito. Maging bagay, magic, o tao. Kaya literal, nagpapakita lang si Gildarts para mandurog. Meron din siyang immense strength, durability, speed, at immense magic power na sa sobrang lakas ay kaya na itong gawing isang aura na kayang magpaluhod ng mga normal at S-class mages. Wala pa siyang ginagawa nun. Absolute heaven!
A wise choice. I applaud anyone who has the courage to stand up and face their enemies. However, the wizards who are the most courageous are those exceptional few who know when to stand down. Remember, Natsu, there's nothing wrong with feeling fear. After all, how else would we come to know our own weaknesses? You need to know them in order to become a stronger and gentler person.